So, good morning mga kabotser. So, yun nga pala, nakabili ako ng bike. Ito lang oh. Kasi bala ko mag bike vlog. Bike vlog yung gagawin natin ha. Ito yung nabili kong bike mga kabotser. So, yan oh, yan. Ano siya, mumurahin lang siya. Tig, ano na siya? 5,000 plus, 5K. Ito yun oh. Papakita ko sa inyo ha. Mga picture nitong nabili kong bike ha. Pinoy Butcher. Ako'y nagmula sa wala, pero sa pagsusumikap ko merong napala. Kutsilyo lang ang ginawang sandata, nangarap para sa pamilya at nakipagsapalaran sa ibang bansa. Kaya ang tawag nila sakin ay Pinoy Butcher. 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 Try natin to doon sa trail, mag-bike tayo. Subukan natin yung ano nito. So, ano nito? Tamandag nitong bike na to. Haba ng ano niya, modelo. Tara, bike tayo. Lambot ng preno, sarap gamitin. Lansang na oi. Asa screw ko no. Di may mo. Na, eh. No yan. Tama-tama lang ah. Hindi mula po ko sayang. Isprayan na natin ng foam. Yung mga dito sa gilid. Ano to siya? Isolating foam sealant. Kusog ba din mo tubo, no? Isang ang tulta na gas-gas ba, oh? Isang maninimoy. Okay, ganda na. Professional lang gumagawa niya. Magkano to? Sa brando ito binili? Engineer, ano masasabi mo sa ano natin? Contractor. Kulang pa yan. Kulang pa. Si assistant lang ako. Ayun, may nag chat sa akin, shout out kay Ryan Pineda. Sabi niya, tall flight namin sa July 1, kita kits dyan, 20 kami na madi-deploy, 10 sa ISO, 10 sa magsaysay. Yun, congrats ha, mayroong mga parating daw flight nila sa July 1. Ayan. Congrats Ryan Pineda. So, yun oh, no, nag-update siya. Replyan natin. Congrats. Congrats tol.
kita kits soon. So meron ding ano eh, tapos na ba yung na-quarantine sa ano? Sa Winnipeg? Yung dumating ng John 10? Uy, ano na? Tapos na no? Oo, trabaho na sila. Trabaho na? John 10, tapos 3 days sila ba sa Vancouver, John 13 plus 14 days sa Winnipeg. 14 days? Oh, 14 days sa Winnipeg eh. Wala pa. Next week. Ang mga, andyan na. Wednesday pa yung papasok. July 10, tapos 13 plus 14, 27 yung tapos ng quarantine nung dumating nung June 10. So ano na ngayon? 29, nandito na yun. Baka first day kanina, kahapon. Baka nasa planta na yung dumating na kahapon. June 10. Ito, first day yan sila mag-open. Ano ba yung may? Lain-lain na eh. Nah. Scroll. Kapan? Namay mugbo lagi ban. Napay tagas. Nasa may ikatulor eh. Murag itusok ka muna ikatulor. Sir, good morning mga kabotser. So, yun nga pala, nakabili ako ng bike. Ito lang oh. Kasi bala ko mag bike vlog. Bike vlog yung gagawin natin ha. So yan oh, yan. Ano siya, mumurahin lang siya. Tig ano na siya. 5,000 plus 5K. Ito yan oh. Papakita ko sa inyo ha, mga picture nitong nabili kong bike ha. Isandal muna natin para mapakita ko sa inyo na maayos. Ha? Uy, magasgas. Okay lang yung kotse, magasgas, wag lang yung bike. Si mahal pa tong bike na to sa kotse na yan eh. Yan ah. Yan. Specialized. Ano to? Hindi siya carbon pero magaan siya. So naka ano siya, naka disc brake. So ganito na yan nung nabili ko. Dropper post. Ano siya? Hydraulic. Ibig sabihin, hydraulic na to. Papita siya niya. Papipindutin lang to. Tapos angat na siya. Tapos pag pinindot, pwede mo siyang i-diin. Yan, bababa na siya. Yan, kita nyo? So, itatry natin to doon sa trail. Magbabike tayo. Susubukan natin yung ano nito. Yung ano nito. Woo! Bike tayo. Lambot ng ano, preno. Ito lang yung mga wala siyang change gear sa unahan, dun sa hulihan lang. Pero ang lambot ng preno, sarap gamitin. Tapos yung upuan, pwede siyang pababaan. Pindutin mo lang siya. Tapos pag upuan, bababa na siya yan. Tapos pag pipindot siya, aangat siya. Pipindutin na ito, aangat yung upuan. Ito yung tawag na dropper post. Wow! Sarap! Tapos ang lambot ng preno niya. So sulit yun talaga yung bili mo ng 5,000 ito. Yung bike na to. Ah. Sarap! Ito talaga ang bike na pang trail. Sa sulit naman yung bili mo na sa halagang 5,000 Canadian dollars. Sulit na sulit. Sumahab. Magaan tong bike na to. Ito talaga yung bike na pang bili. Ay, pamedi. Bike na pang trail. So, kaya binili natin to. Kasi ito yung gagamitin natin pang vlog. Lalong-lalo na ngayong summer. Ayan.
sarap dito man trail pupunta. Merong maganda, maraming magagandang trail dito. Sarap. Ibang iba talaga siya sa normal lang na bike. Ito maganda. Sarap pa ng hawakan niya. Sarap sa trail yung ganyan, mahaba manibel. Ano masasabi mo sa bagong bike ko, pre? Maganda, buta na. Maganda? Bilhin mo na. Yayamanin. Bebenta ko na sa'yo. Yayamanin. Last look. Okay, ikaw maganyan. Ayun na, inuwi na niya yung bike ko. Hiniram na, hiniram. Ibalik mo kagad, ha? Oo, babalik mo kagad. Sarap gamitin, pre. Sarap gamitin. Sarap din ang presyo. So, ayun mga kabutser. Dito kami sa Mendoza Beach. Ano lang kami dito? Unwind, unwind lang. Naka-out lang ni Missy sa trabaho. Nag-out siya ng alas 6. Ngayon, alas 7 na ng gabi. Alas 6 siya ng gabi na ano, nag-out. So, ayun yung mga bata na naliligo sa beach. Naliligo sila. Basa na yung short ni Ashley. Basa na. Yan, maraming naliligo rito. Yan. It's my playground doon. Mamaya maglalaro tayo doon. Anong tawag niyan, ma? Floating something. Saan yan laro? Inflatable play. Pero sila Ashley at si Ken, doon lang sa may dalampasigan. Andun na sila, Kuya Ken. Dito na kami, nag-ikot-ikot kami ni Mrs. Ang ano rito, mga campers, oh. Mga nagka-camping. Daming mga campers doon. Antok ka na, alas 8 pa lang, ah. Alas 8 na ng gabi. So, look at the sun. Still the sun. Still andyan pa rin. Maliwanag. Still the sun. Tashley. What? Look at. Shell, nakakain yan ano eh. Tahong malaki. You hold it, Ashley. Don't throw it. You're gonna lag it. I'm the one to find it. Yan, may nakaano si Ashley. Parang tahong na malaki. Daming nagsushimming. Maganda na kasi yung ano, araw. Hindi na siya masakit. Ano, tapos na kayo? Ha? Ito na yung kuha niya si Yoshi. Tomorrow din tayo. O, balik na tayo tomorrow. And this one! Dala ng visa. And this one! Another dinosaur! Oo. Kaso, sorry, paano makapunta si Ashley doon? Let's go! Natin. Gusto mo na, Ashley? Dry na ba yung feet nyo? Let's go na doon sa na, playground. Na kayo yung phone. So, tara, punta tayo yung playground. Nasa yung phone to, dada. Gusto na ni Ashley sa playground. Tara, Ashley. Look. Ayun na. Tara. Let's go. Ashley, doon tayo sa zipline, Ashley, oh. You want there? Try natin yung zipline, Ken.
You know my zipline doon, no? Try natin. Kaya kuya, yan. Yan. Go. It's too. Okay. You push kuya Ken. Oh, be careful. Babalik yung pusa. Just hold, Praha. Don't remove your hands. Go. It's going back, Ken. It's gonna. Do you want me to push you, Ashley? Okay. So, ayun mga tol, welcome back. So, ayun. Ayun yung update sa pinto natin. Tapos na. So, ayan. Ayan na yung itsura. So, wala lang singaw yan. Talagang inano namin. Kasi nung dating pinto, pag winter, pumapasok yung lamig. Kasi puro tapal-tapal na kasi yun eh. Pinagtala namin, tapos nilagyan ko na ng ano, yung storm door. Ayan. Tapos yung bike pala, yung bike, hindi po sa akin yun. Ano, biro lang yun. Joke-joke na namin yun sa ano, may-ari nun. Kapitbahay ko kasi yung may-ari nun. Sinabi ko lang sa kanya na i-vlog ko. So, pero hindi sa akin yun. Mamahalin kasi yung bike na yun eh. So, hindi ko pa, wala pa sa listahan ko yung mga ganun kamahal na bike, na bumili ng ganun kamahal na bike. Nasa ano kasi daw yun eh, 5,000 plus, 5,000 Canadian dollars. So, maganda nga naman siya gamitin, napakaganda. Ang lambot ng preno, tapos yung upuan niya, yung tinatawag nila na dropper post. Yung, ano na, meron siyang ano, dun sa manobela, yung parang pipindutin lang tapos pwede mo siyang ibaba, pwede nga akyat. So napakaganda, hindi na hassle, hindi ka na bababa para i-adjust yung upuan. Pang ano talaga yun, pang trail na bike. So mahal naman, 5,000 plus, 5,000 Canadian dollars yun mga kabutsera. So kung
kung sa Pilipin, i-convert yun kung sa peso yun. So times 40. Sa $1 is 40 pesos. So magkano yun sa ano, sa Philippine peso yung bike na yun. Napakamahal na nun. So kayo na lang mag-convert mga tol kung magkano sa peso yung bike na yun. 5,000 plus yun ah. So ilagay niyo na lang, ilagay na natin 5,000 kasi sabi nung may-ari 5,000 plus yung presyo ng bike na yun. So napakamahal. Yan nga. Maganda, gusto ko rin magkaroon ng ganun na bike pero sa ngayon wala pa sa listahan ko yun kasi so ano muna tayo ngayon, practical. So yun nga, sabi ko nga sa inyo yung mga ganun kamahal na bike wala pa sa listahan ko yun. Gusto ko magkaroon ng ganun pero sa ngayon di muna kasi practical muna tayo. Practical muna tayo. At saka naisip ko rin naman kasi dito hindi naman masyado napapakinabangan yung bike kasi more on winter dito, halos kalahating taon dito is snow. So hindi mo siya magagamit. Magagamit mo lang talaga siya pag mga ganitong winter. So maganda, napakagandang bike. Yun na kasi mga ano yun sila eh, yung may-ari noon. Mga bikers dito, bikers dito. So talagang ano nila, passion na nila, hilig na nila. So yun. Yung mag-trail-trail, magbabike sila dito, kung saan-saan sila nakakarating. So yun na nga mga kabutser. Yun, tapos na nga tayo sa pintuan. So ang next project naman namin ni Giovanni is ito, yung bubong dito. Bubugan namin to para yung snow hindi nakaharang sa pintuan. Hindi siya makaharang. So lalagyan na namin ng bubong, kaunting bubong para hindi haharang yung snow dun sa may pintuan. Kasi mahirap kasi pag tag-snow tapos natatambak yung snow dyan sa harap ng pintuan. So mahirap na siyang buksan. Kailangan talaga merong bubong kahit kaunti pa paano. Diba? So yun yung next project namin. Dito. Bubong. So yun lang mga kabutser yung update natin. So sa mga umabot sa part ng video na to, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta dito sa Pinoy Butcher. So yan, keep safe po tayo palagi. Hanggang sa muli. Bye bye. Pinoy Butcher. Mga kabaro ko, kamusta? Tatlong taong pagsusumikap ay tapos na.